ka-Oliannens! Hello mga ka-Oliannens! And welcome back to my YouTube channel. I'm Oliver. And I'm Gian. And welcome to... Oliann's Life! Ayan, aside doon sa mga video lesson content na ginagawa ko sa aking channel, we decided na gumawa ng vlog together to share with all of you guys our life and love story as a couple. So, ang mapapanood nyo dito ay most likely travel vlogs, mukbang, and other random vlogs na kasama siya. Ayan. So, sana ay supportahan nyo po kami. This is our first ever vlog together. Ano magagawin natin sa video na to? For today's video, guys, is na-post kami sa mga social media accounts na ayun, ba't ka natatawa? So, yun nga, nag-post kami sa aming mga social media accounts and nag-ask kami kung sino ang mga gustong magtanong sa amin about sa relationship namin and pumili kami ng mga questions na yun at ito sila and mag-shoutout din kami sa mga nagtanong sa amin. Wow, scripted. So, this is our first question. Ito ay from Rian and Valor. Hi, Rian! Hi, Rian! So, paano po kayo na feeling matatag? So, ikaw na sumagot na. Hala, magot ako. Matatag ba tayo? Oo naman. Siguro, kaya kami nananatiling matatag ni Sir Oliver kasi lagi namin sinicenter si God sa relationship namin and always kaming nag-uusap about sa mga buhay namin, sa mga nangyari sa amin and lagi kami nag-a-advise sa isa't isa kung ano yung makakabuti at kung hindi. Yun. Tsaka sa family din namin na laging all support sa amin and super legal kami both sides and I'm happy for that. Tsaka maganda din talaga yung acceptance, yung nai-open nyo sa partner nyo lahat na mga posibleng maka-turn off sa kanya. So, yes. Malalaman nyo na love, na-love ka ng isang tao kapag tanggap ka niya ng buong pagkatao mo. As, kapag nalaman niya kung ano yung mga nakaraan mo. Tama yun. So, eto na. Tandun na. Ako naman unang sasagot na yun. Ate! Akin lang po eh. Kanina yan? Sabi ni Lara Nicole Dehesa. Hi, Lara! Hi, Lara! Friend mo siya sa Facebook. Ah, friend. Sabi niya, ate, bakit wise man and wise girl? Siguro ako lang makakasagot nito kasi ako lang yung nakalina. Siya yung nag-decide na yun yung tawagan namin. Kasi di ba alam niyo naman na kapag couple, merong mga call signs. Sabi, iniisip po, uso po ba yung mga call signs ngayon? Di ba maraming call signs ngayon katulad ng mga babe, baby, mahal, asawa ko, ayun. So sabi ko, alin doon yung ano, yung pwede nating tawagan sa isa't isa kahit nung hindi pa kami. Ayan. So, bakit nga ba wise man at wise girl yung tawagan natin? Bakit siya wise girl and wise man? Kasi nung time na nagtanong siya sa akin, meron akong wallpaper. Or, ginamit ko yung wallpaper na yun. And sabi doon, yes, God is wise. And yun, sabi ko, why, di ba, bakit sa dinami-dami na ng wallpaper na pwede kong gamitin is God is wise? Then sabi ko, bakit pwede kong gamitin si wise? Kasi, di ba, parang napaka-unique niya. Tsaka wala pang gumagamit sa kanya. Although, napakaganda nga naman talagang pakinggan. Okay, this is our next question from Nakshi Angel. Si Angel. Hi, Angel! Hi, Angel! So, what is something I could do to make you trust even more? Ikaw! Ako, may tiwala naman ako sa kanya. Hindi ako yung yung boyfriend na laging binibisit yung kanyang mga accounts ko, sino yung kanyang kausap. Hindi mo nga alam yung account. Ayan. Actually, hindi ko alam yung password ng kanyang FB. Tiwala lang kasi malalaman mo na mo naman yan kapag magkasama kayo sa kanyang mga kinikilo. So, she's natural lang. Tsaka, wala pa naman akong nahuhuli sa ngayon. Oh my God! Ayun. Kaya malaki yung tiwala ko sa kanya. Ayun, yun nga, tulad din lang sabi ko kay Sir Oliver, malaki rin yung tiwala ko sa kanya, 100%. And sabi ko naman sa kanya na contento na ako sa kanya. Wow! Sana all! And yun, wala na akong mahihiling pa, kaya sabi ko sa kanya, trust lang kasi, tsaka yung communication namin sa isa't isa is talaga namang consistent. Sa family namin, ganun din, kaya yun. Kaya palagi ko siyang sinasabihan na naniniwala ko sa'yo at patuloy ako maniniwala. Ito ay galing kay Maria Lina Balingit. Hi, Maria Lina Balingit! Hi po! Hello! Kailan kayo magpapakasal, sir?
Ang masasagot na ito. Siya na lang. Sabi ko kasi sa kanya, sigurado na naman ako na siya na talaga yung nililook forward ko na makasama habang buhay. Yun, eh, kasi ngayon, inag-aaral pa ako, sabi ko, patapusin lang muna ako sa aking MA, and then magpa-plano na din at mag-iipon. Siguro, 2024? Pag 26 na ako, tapos 29 na oh. Siya. Ba't parang puro ikaw? Ikaw naman sumagot ito. Charmaine Santiago. Hi, Charmaine! Hi! Hi na. Describe each other in 3 words. 3 words. She is, kita niyo naman, beautiful. Oh my God, nakatabagay. And then, ayusin mo. She is sexy. Oh my God! Hindi, joke lang yun. Ano, understanding, tsaka yung number 3 is admirable. Ayun. Bakit? 3 things, siguro ano, matalino. Wow! Sige, tanongin ako sa Mark. Matalino, tapos mabait, tapos tama lang. Oh! Tama lang. Oh! Tama lang. Oh! Hindi, joke. Pangatlo, syempre, gwapo. Wow! So, alam nyo na guys, pag ano, nagkaanak na kami soon. Wow! Sabi ni Miss, ay Miss, ni Bien Tatel. Student PR. Hi, Bien! Hi, Bien Tatel. Sa syudad, no? Mm-hmm. Sabi na, best surprise ni Ate Gian for you, sir. Pa-shoutout din, sir. Haha, stay strong. Thank you! Ah, yung isa sa mga na-appreciate ko na surprise nga ay nung birthday ko, last January 24, wherein, kakontsaba niya pala yung mga student ko. Wherein, hindi ko in-expect na pupunta siya dun sa school at para lang i-surprise ako. Yeah, thank you so much. You're welcome. Ayun. Sabi ni Mark Castillo and Frances Angela Joslani. Shoutout. Hi Mark! Hi Mark and Frances. Sabi niya, how do you see the future individually and collectively as a couple? Individually, ano, ganun pa din, no? Even though na ano, na na-achieve ko na yung mga pinapangarap ko lang dati, parang dreams turn into reality. So, magiging ganun pa din ako. I mean, successful, yes. I might say na successful ako, pero gusto ko pa rin na yun pa rin ako kung paano ako nakilala ng mga friends ko. And then, as a couple, kasi nag-uusap kami, sabi ko, gusto ko maging successful kami together. Sabi ko, gusto ko hilahan kami pataas. So, para naman sa akin, kasi syempre may mga nag-aabang na rin for next year na activities ko para sa dreams ko din as a model and as a beauty queen. So, marami pa akong nag-aandaan na ngayon. And yun nga, mga gusto ko pang makamit sa buhay. Syempre, alam naman yun ni Wise sa pag-uusapan naman namin. And as a couple naman, nilook forward ko yung mga mabuting mangyari sa amin. And sana walang mangyaring masama sa family namin both sides. Ay, galing kay Yen Lagman. Hi, Yen! Hi, Yen Lagman! Who made the first move? Syempre, ako. Ako yung nag-first move sa kanya. Syempre, alam mo naman yan. Wow, ah. Kay GJ Estrellado. Hi, GJ! Hi, GJ! Ikaw magbasa. Sabi niya, paano po kayo nagkakaayos kapag nag-aaway or nagkakapikunan kayo? Oh, ikaw sumagot nun. Kasi, alam niyo ba guys, kalimitan siya lagi yung umaaway sa akin. Wow, ayun, paano ba tayo nagkakaayos? Siguro ano, in a simple ano lang, way lang, siguro act of kindness. Sa amin kasi parang hindi big deal sa amin kung nag-away or nagkatampuan kami. Hindi naman totally nag-away, parang nagkatampuan lang ganun. Pero hindi siya tatagal ng oras, minutes lang, ganun. Kapag ano, pag inasara niya na ako ulit, tapos syempre hindi naman ako makakatanggi, marupok si ate girl, tapos yun. Kasi alam niyo ba yan guys, malalaman po kapag galit niya, pag kumakain na kami, dun niya, ang pinanggigigilan niya yung pagkain. Halimbawa, kumakain niya ng turon. Makikita mo yung mga kagat niya doon sa turon, gigil na gigil yan. Tapos ako naman, simple gesture lang, tapos yan, tatawa na yan. Tapos yun, magkakaayos na kami. Yan. So okay, hindi na masyadong pinapalaki. Kasi kapag, ano yan, kapag susuyuin mo yan, mas lalo yung mag-iinarte eh. Kaya hindi ko yan sinusuyo. Oh, talaga guys, hindi yan marunong man suyo. So, ay, shucks. Next question ay galing kay
Christine Joy. Hi, Christine Joy! Hi, Christine Joy! Saan po kaya nagkakilala, Sir Odi? He, fan of this love team. God bless po. Ayun, meron na kayong fan. Thank you so much! Sensitive ka, ha? Saan ba tayo nagkakilala? Saan nga ba? Nagkakilala kami sa photography, pero talagang mas nakilala namin yung isa sa Facebook Messenger. Ayun, bago kami nagkita ay matagal na kaming magka-chat. I mean, everyday na nag-uusap kami. Tapos, there comes a time na naghinala pa yan kung ako ba talaga ay teacher or hindi. Kasi, yun nga, baka akala niya, scam lang. Tapos, kapag ako ay nasa school, yun kami nag-video call, tapos pinapakita ko sa kanya na nag-check ako ng mga outputs, tapos pinakita ko sa during examination, ayan, pinakita ko sa kanya yung mga advisory, Estudante. Yung mga advisory, ayan, yung mga advisory class ko, tapos yun, naniwala siya na teacher talaga. Kasi nakita ko nag-check siya eh. Nag-check. Nasa mo ba? So for this, kay Miss Mylene de la Cruz, hello po, first meeting na unforgettable of first day. Ayan. So, hindi ko malilimutan yung aming first day. It's January 12. Tapos, busy kami noon sa pag-uusap, ganun. Simple date lang doon sa may kawit. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Ayan, maganda kasi tumambay doon. So, nakaupo lang kami doon sa may bench. Tapos, kapag gabi, inabot tayo ng gabi noon, no? Mm-mm. May pailaw siya, tapos may patugtog. Tapos yung music pa nun, yung ano? Beautiful. Ng goblin, no? Diba, napaka-romantic. Tapos, so, after nun... Christmas lights. Oo, sabay music, ayun. Mm-hmm. Tapos, after nun, nag-decide kami na bago umuwi, ay mag-dinner muna kami sa SM Accor. So, kumain kami sa McDo. Ayan. Yes. Tapos, nag-check siya sa FB. Tapos, nabalitaan namin na walang klase kasi nga yung Bulkan. Time na yon na nag-date kami ay pumutok pala yung Bulkan, sa noot taal. Mo putok. Bulkan, sa noot mo putok. Ako naman nagbabasa. Sige. From Micah Cubs. Hi, Micah! Ay, pamangkin ko yan. Hello! Ano pinakagusto niyong attitude sa isa't isa? So, yung isa sa pinakagusto kong attitude sa kanya, yung siya yung tipo ng babae na maalalahanin. Kasi, every time na uuwi ako sa shoot from Back at TV, so inuumaga na ako nun. So, hindi siya natutulog hanggat hindi pa ako dumadating sa bahay na ako ay safe. So, imagine that, inaantay ako makauwi ng 3 a.m. Di ba? 3 a.m. Or 4 a.m. yun. Hindi siya natutulog. Lagi niya ako tinetext kung nakauwi na ba ako. Sa akin naman is, napaka-understanding ni Sir Oliver. Oh, talaga ba? Sana, oh. And then, napaka-understanding niya super, kahit sa ang bagay. Kunyari, meron kaming, kunyari ako, all the girls naman siguro na minsan tupakan, ganyan. Pero naiintindihan niya pa rin ako in behalf of my tupakan side, my moody side. Siyempre, lahat naman ng girls. And you deserve that kayo na ano, super understanding. Kaya humanap kayo ng nakikintindihin kayo. Sabi ni Tony, hi Tony, good morning. Hi Tony! Hi! Shout out pati sa iyong girlfriend na si Jillian. Hi Jillian. Ano ko no? Sabi niya, ano po yung best gift na natanggap ni Ate sa'yo, sir? Ano ba? Meron ba akong binigay sa'yo? Pag-isipan mo. Lahat naman siguro, kasi ako yung girlfriend. Siguro masasabi ko lang sa akin na hindi ako super materialistic. Alam naman yun ni Sir Oliver. Ako yung magpapatunay na ano na nakakatuwa yung mga babae na kahit bigyan mo lang ng simpleng bagay, yung ma-appreciate, I mean, hindi ka na mahihirapang mag-isip kung ano, yung gusto mong i-regalo sa kanya na makakapagpasaya. Halos lahat... Halos lahat kasi nang binibigay ko sa kanya, na-appreciate niya kahit simpleng bagay lang. Kaya ayun, siya yung tipo na tao na masarap regaluhan. Wow, ni Giselle de la Cruz. Paano Hi, Mimi! Siya, paano mo siya niligawan? Ayan. Niligawan mo ba? Oo oh, naman. Hindi ko feel. Parang ano kasi, siya kasi yung na-feel ko na ano, na babae na ano, na siguro deserve makaranas ng traditional way ng panliligaw. Ano, binigyan ko siya ng flower. Siyempre, effort nagbigay ng flower. Tapos sinabi ko sa kanya na gusto ko din siyang ligawan sa bahay. Makilala ko yung parent niya para maging legal kami. Kasi niligawan yung parent, nag-ask ng permission kung pwede ba, tapos pumayag naman. So, I think, masarap pa rin talaga yung ano traditional way ng panliligaw. Tsaka para maging legal sa books. Oo. Pero sa messenger, tinanong ko na siya nun kung pwede manligaw. Kaso? Pero inulit ko...
Wow, busted daw. Na-busted si Sir. Pero mas maganda pa rin talaga na tanongin yun personal. Na kung pwede siyang ligawan. Alam niyo ba guys, nung share ko lang. Hindi, share ko lang to. Nung pumunta ako sa kanila noon, November 2. January 19, 2020, nung unang meet ko ng family niya and his mom, tapos ano, nung gabi na yon talagang hindi kami pinauwi. That's kasi uuwi kami noon, nung gabi na yon. Eh kasi yung kapatid ko, feeling ko, yung kapatid ko talaga yung way nun kung paano naging kami nung January 20. Tapos tinanong niya pa ako ilang beses, 2 beses sa atin. Habang naglalakad kami, sabi niya, "Will you be my girlfriend?" Sabi ko, "No." Tapos naway-away, nagtanong naman siya, "Will you be my girlfriend?" Tapos sabi ko, "No" na naman. Hanggang sa... Tapos yun guys, hindi... Kasi diba, 2 beses na ako nabasted. Parang isip ko na, ay siguro hindi pa ito yung right time. Sabi ko, ayoko nang ulit magtanong. Yung pala, sa third time, naisip niya na pala yun na sa pangatlong tanong ko pala, doon na siya magsasabi kasi na... Kasi hindi siya nagtanong. Hindi ako nagtanong nun eh. So, ayan, second to the last question na tayo. Yes. So, sabi ni Owen Ranger. Hi, Owen! Hi, Owen! Idol ko yan si Owen. Yan yung nakakulab ko dati. Mga friends yan kasama. Team Aswang, Kari. Hi, Kari! Hi, Ate Kari! Ang tagal na namin hindi nakikita. So, sana yes. Next time makapag-banding tayo together. Kulab naman. Sabi ni Sir, ni Kuya Owen. After pandemic, where do you want to spend your vacation and why? Ako, magbibigay ako ng specific place. I mean, hindi pala specific place. Anywhere lang, basta merong dagat. Ayan, kasi yung ano, masarap kasi yung simoy ng ano, ng... Simoy ng hangin. Ng hangin sa dagat, ayan. Yes, tapos, ito siguro yung lugar ko saan ka makakapag-relax. Chill. Tapos, kakain ka talaga ng mga seafoods. Oh, oh. Ayan, gusto ko yung ano, yung... Crabs. Oh, yung mga crabs. Sarap tuloy mag-mukbang, yan. Crabs, tapos yung hipon. Yes. Ayan. Ako naman, siguro dadalhin ko siya sa Palawan, sa province ko. Ayan. Sa province namin. Sana makapunta tayo doon, no? Oo, makakapunta tayo doon. Next year. Wow, agad. Gusto ko next year. After ng pandemic. After ng pandemic, guys. So, yun, gusto ko siyang dalhin doon kasi para mapakilala ko rin siya sa mga family ko and sa relatives ko din na nandoon. And may kita niya rin kung sino talaga ako. Kaya minahal niya si Miss Palawan. Wow. And then, last question. What is one thing that you've never revealed to your parents? Oh my God! Ano ba? Wala! Oh, as of now, wala pa naman. Wala pa kasi naman. Kasi halos, ano eh. Lahat naman. Open kasi kami sa aming ano family both side, no? Mm-hmm. That's it for our video today. So I hope na nagustuhan nyo yung ating Q&A at sana meron kayong... Natutunan at nalaman tungkol sa aming dalawa. So, sana ay patuloy niyo po kaming suportahan para mas may pagpatuloy po namin ang pag-vlog. I mean, kahit konti lang yung viewers, talagang we really appreciate sa lahat ng mga nanonood sa amin. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And don't forget to like, share, and subscribe. And see you on our next vlog together.